Hi guys! Welcome back to my channel. Thank you guys so much for watching! This video ay ang gagawa tayo ng recreation look or my version ng ColourPop x Bretman Rock. So today ang gagawin natin is yung since wala akong ColourPop ng lit ColourPop x Bretman Rock na eyeshadow palette, meron naman akong hello, Delancey. So itong Delancey na to guys is more on colorful shades yung nasa loob niya. And this one is retail for 850 pesos. Pre-order siya guys from Ate May Rock eh. And kung makikita niyo yung mga shades, andito ang lit at andito ang wet look ng Bretman Rock x ColourPop. So ang gaganda ng mga shades and I can't wait to play with this baby. So umpisahan na natin. Kung makikita nyo guys, meron na tayong foundation, kilay, and also the contour because I did a review on this one. So kung gusto nyo mapanood, soon na siya sa akin channel. Hindi ko alam kung ano ang mauuna, kung yung review ko ba or itong makeup look na ito. So basta i-update ko na lang kayo guys or nandito sa eye button dito. Ayan, lalabas siyang kanon. Okay, for our transition shade, I'm going to get this parang orangey color. Tignan natin kung pigmented siya. Then, as always, ilalagay ko lang siya sa aking transition color, which is my crease area. Oh! Oh, wow. Okay. So, hindi ako nakapaglagay ng eye primer kasi may powder na yung aking... May muta ako, no? Kasi may powder na yung aking eyes. So, anyway. Patingkadin na lang natin yung kulay. And it's buildable naman yung kulay nito. So, patong lang kayo ng patong. Ngayon naman, kukunin nyo ang shade nitong red shade na ito. Ayan. Hindi pagkapanong bright red. Tapos ilalagay nyo lang yan dito sa ating crease area ulit. Pag pinatong nyo siya daw, huwag nyo kakalimutan i-blend. So parang magiging kulay niya is orange kasi naghalo yung red and yellow. Para naman ma-deepest or ma-deepen yung ating orange na kulay, kukunin natin tong dark red na ito. So, ayan. And top off all the excess. Then, ipapatong lang natin siya dun sa crease area. Tapos po yung brow bone area naman, kukunin ko tong yellow na shade. Ayan, yellow siya. Tapos ilalagay lang natin siya dito sa brow bone. See? Pack. Ilalagay din tayo ng konti dito sa inner part ng eyes. Thank you.
Okay now, para madepes at maglagay ng konting depth sa ating eyes, kukuha ako ng black na eyeshadow. Ayan. Tapos ilalagay ko lang siya sa outer corner ng eyes. Ayan lang. Very, very subtle lang. Siyempre, para makonnect yung black na eyeshadow, lower lid. Okay, so ayan, naglagay ako ng maliit na wing sa bottom lid ko. Next, using my clean finger, pero hindi siya clean, char. Kukuha lang ako ng yellow na eyeshadow. Ayan, pigment. Tapos, ilalagay ko lang siya sa center ng eyes natin. Nakalimutan ko, meron din pala siyang kasamang glitter. Press glitter. So, kukuha ako. Oh my god. Ang pigmented niya. So, ilalagay ko lang siya sa center ng eyes. Wow! Oh my gosh. Ang ganda nito. See that? Oh, I love the glittery effect. Try natin maglagay sa brow bone. Lubusin na natin since bongga naman yung glitter. Yeah. So maglalagay na tayo ng ating liquid eyeliner. I'm going to use this detail makeover. Lalagay ko lang siya. Okay, so mag-curl ako ng aking lashes, then mag-apply ako ng mascara. Ang gagamitin ko is itong Fashion 21 na Double Up Mascara. And I will be right back to you guys para sa the rest of our face. Okay, to finish off the look, I'm going to use this iconic liquid lipstick from M&Co Cosmetics in the shade. Wala nakalagay na shade, pero kulay red siya. So, ganyan yung ating itsura ng lipstick. Fiery red. Ganun. Okay, so maglalagay lang ako ng wig and then also yung iba pang mga accessories na iitsura ko. Then I'll be right back to you guys.